Tara, samahan niyo ako maghanap ng pwesto para maglahag. Ayan. Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Dai Wanna Vlog. So for today's video, Dai, ay sasagutin natin ang isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, required ba Dai mag-work? Nandiyan si Kuya. Nandiyan si Kuya, Dai. Pasensya na, maingay. So ayan, required nga ba tayo magtrabaho pag day off natin? So may mga nakikita akong post, Dai, na inuobliga sila ng amo nila na magtrabaho before and after ng day off. So, wala yan sa kontrata, Dai. Ang ating day off in 24 hours. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng i-consume lahat ng in 24 hours, 'di ba? So, meron ding nagtanong dati sa akin kung anong oras daw ako umaalis at anong oras ako bumabalik sa bahay ni amo. So, i-share ko muna sa inyo nung bago ako dito, nung first contract ko, no, first day ko, mga unang buwan ko na nagde-day off ako. So, nandun pa kami dati sa bahay ng parents ni amo. So, ginagawa ko dati, nag-aantay ako ng sign nila kung may uutos pa sila o wala. Then, ang ginagawa ko lang ay nag-iinit lang ako ng tubig. Mga ilang day off ko na kasi yung re-refillan ko na jar wala namang bawas pa, so hanggang init lang ako ng tubig. Then wala na din akong lilinisin kasi nga Sabado pa lang ng gabi malinis naman na, then pagka umaga malinis pa rin, wala pang batang nagkalat, diba? So kung anong oras ako na alis depende sa akin, pero nung wala akong sariling room, syempre pag maaga din sila nagising, madidisturbo ka din talaga. Kaya nakita nyo sa pinakita kong unang clips, ay may nakikita kayong nagtitent. Kaya yung iba, Dai, mas pinipili, nagtitent na lang. Minsan nga may nakikita ako, Sabado pa lang ng gabi, nasa labas na siya nagstay. Dito kasi yung harap namin ng building, yung sa baba nun, may makikita kang mga Indonesia naman yung area na yun. More Indonesia doon na area na yun. Ano pa lang, Sabado pa lang ng gabi, nandyan na siya. Sila, nakatent na sila. So, siguro pinapayagan sila ng amo. Pagkatapos ng trabaho, pwede na silang lumabas. So, nag-i-stay sila sa ano. Kasi mostly dito ay walang own room. So, mas pinipili nila mag-tent sa labas. So, ako naman, nung una ko, kasi nga, nasa sala lang yung pinakahigaan ko. May kortina lang, din katabi yung mesa. So, maaga ako naalis kasi wala din naman akong gagawin at para hindi rin sila mailang, hindi rin sila madisturbo. Kasi ang mesa nga yun, nandyan nga sila nakatambay every morning. So, nandyan din yung bed ko. Kaya, mas pinipili ko, tulog pa sila, naalis na ako. Mostly naman pag ganyan, weekend, Sabado or Sunday, ay medyo late sila nagising, mga 8:30. So, mga 7:30 or 8:30 na alis na ako ng bahay. So anong oras naman ako na balik? So before kasi wala naman akong gala, until na wala naman akong gala. So 3 times akong nahuli ni amo na nagtatambay doon sa back door, doon kung saan tinatapon yung basura. Every time na kasi si amo dati, ewan ko kung nag-exercise sila dati or sila mag-asawa, naalis sila, may mga dala silang tuwalya, ganun. Feeling ko nag-i-exercise sila mag-asawa. Then, pag nalabas sila ng bahay, may tinatapon silang basura. Kumbaga yung basura sa loob ng bahay, tinatapon na nila. So, 3 times akong nakita ng amo ko doon sa basurahan. Pero, alam mo yung reaction nila, gulat na gulat. Kasi, doon ako natambay doon sa back door kasi sa labas masyadong malamig. So ako ayaw ko ng masyadong malamig. So doon ako nagtatambay. Ang gusto ko kasi dati pagdating ko ay ito pala nung magkasama kami sa parents, kasi nagdi-dinner sila sa loob ng bahay before. Pag maaga ako nadating, so minsan dumadating ako, kumakain pa lang sila. So dati mga ilang beses ata na ako ang naghuhugas. Parang
ano ba, parang siyempre bago pa lang ako. Ako yung nagkukusang maghugas. Then, kalauna, nung una kong trinayo na maghugas ako dahi, tinanong na ako nung another off ko kung anong oras ako babalik. So, titirahan daw nila ako ng pagkain kasi nga ako ang naghuhugas. So, in-stop ko siya, in-stop ko yon. So, ang tinatansya ko na pag darating ako, tapos na sila kumain. Yon ang ginagawa ko. Kasi, ito dai, bakit may mga helper na inuobliga ng mga amo na mag-work? Meron akong nakitang post dati na kesyo, yung pinalitan niyang helper ay ganun ang ginagawa. So, hinanap niya. Siguro isip nung amo ay normal yung ganun. Kailangan gawin mo bago ka mag-day off. So, tips ko sa inyo, huwag niyong sasanayin na ganun. Ha, huwag niyong sasanayin kasi hahanapin yan sa inyo. Huwag niyong sasanayin na bago kayo aalis, maglilinis kayo, magluluto something. Kasi meron ako nabasa na siya pang nagpiprepare ng breakfast at dinner. How? Then, alas 12 na siya nakakatulog. Kasi minsan siya pa ang nagpapaligo ng alaga. So, huwag niyong sasanayin. Ha? Laylo kayo. Kasi, kung ang curfew niyo ako, ang curfew ko ay dapat before 9, nasa bahay na ako. Yun. So, nito naman, nung bumukod na kami ng bahay ni amo, ang gusto ko naman ay maaga akong dumating kasi nga meron na akong own room. Pag nasa room na ako, hindi na nila ako pwede katukin, ganyan. Pero swerte ko na sa amo ko kasi hindi naman nila ako inuobliga mag-work. Hindi naman nila ako, oy, ganito, ganyan, nasa akin lang. Kaya mas gusto ko maaga ako na dating. Pag wala pang tao sa bahay, makalat. Mostly naman, sasahig lang, sasala lang yung makalat dahil sa laruan ng bata. Pero pagdating sa kusina, ang amo kong lalaki, mabilis kumilos. Bago yan aalis, kung alam nilang babalik sila ng late, nagkahugas na yan, nakatapon na ng basura, ganyan. Malinis na, wala nang hugasin. Malinis na yung, ang kusina. So, ang medyo lilinisin ko na lang, kunting light lang kasi, mga laruan lang naman ng bata, din vacuum ng floor, arrange lang. Yun lang ang ginagawa ko. Then, nag-iinit ako ng tubig. So, kunting lang, depende pa nga sa akin. Hindi naman nila ako, oy, ganito, bakit ganyan. So, noon, nung una kong kontrata, pati sa room, tinutupik ko, yung ina-arrange ko yung higaan nila. So, ngayon hindi na, diba, tinamad na ang lola nyo. Kasi nga, pagod na din ako, mag 3 years na rin din. Hindi naman ako lagi nag-o-off. So, sabi ko sa sarili ko, ipahinga ko na lang buong sabi kong ganyan. Kasi, napapakinabangan naman nila ako, alternate naman yung day off ko. So, hindi na rin nila ako inuobliga mag-work ng ganun. So, swerte ko na din sa mga amo ko kasi, hindi tulad ng ibang amo na ikaw, tulad na nga ng kasamahan ko, yung friend ko sa church, siya din yung unang helper ng amo niya. So, panireklamo pero ginagawa pa rin naman. Ayun nga, pagdating niya, maglalaba pa siya. Ay, pag alis niya, maglalaba pa siya. Basta ang dami pa niyang ginagawa. So, hindi siya nakakalabas ng maaga. Then, pag uwi niya, naguhugas pa siya kasi naaabutan niya ang kalat. So, puro siya reklamo pero ginagawa pa rin naman niya. So, dapat in-stop niya na yun. Maglaylo na siya. So, ayun, hindi na nga siya nag-renew. Hindi na siya magre-renew. So, ang tips ko sa inyo, huwag niyong sasanayin. Kung halimbawa man, ang katwiran kasi ni ate, nagdadabog daw. One time na trinay niya na hindi siya maghugas, hindi siya maglinis. Nagdadabog daw. So, kasi yun yung kinamulatan niya, kinasanayan niya, first helper siya. So, akala niya siguro normal yun sa helper before and ganito. Pero nasa kontrata talaga, hindi ka required na mag-work during day off mo. Ha, ganun. So, huwag niyong sasanayin yung amo niyo na pag nagde-day off kayo, ay mag-work pa kayo. So, paano naman didiskarte doon? Kasi, di ba, pag Sabado naman ay bago ka matulog, malinis naman na. Ganun ako eh. Malinis na lahat. Nakapaglaba na ako. So, kung dati,
Sabado ang ano ko, laba ng mga bedsheet, change ng mga bedsheet sa bata, sa mga... In-adjust ko siya, dai, kasi... In-adjust ko siya, ginawa ko siyang Biyernes. Kasi Sabado, or tuwing Sabado kasi mostly, ay gumagala. Gumagala kami. Minsan sinasama ako, so paano yung bedsheet mo? So magkakamuti ka ngayon. So kaya in-adjust ko siya. Ginawa ko siyang Friday. Every Friday yung pagpapalit ko ng mga bedsheet, laba lahat. Para pag Sabado, kung isama man nila ako sa gala, wala na akong iisipin. Lalo na pag nagde-day off ka. So ganun ang ginawa ko. So, kanya-kanya na lang ng diskarte. Kaya ang tips ko sa inyo, huwag nyo sasanayin yung amo nyo na mag-work kayo na before and after na day off nyo. So, hindi yun required. Hindi yun. Pwede naman kayo mag-open sa kanila, ganyan-ganyan. Kung maintindihan nila, sana naman maintindihan nila, ano, ipakita nyo yung kontrata, send nyo sa, ano, sa WhatsApp. So, ganon. Kasi, siguro yung mga amo nga na nasanay na ang helper nila nung una ay ganun ang ginagawa, kaya hinahanap nila sa pangalawang helper. So, ganun talaga ang mangyayari. So, tips ko sa inyo, huwag kayong tumayo pag ano. Pag may sarili kayong room, ayun, ginagawa ko, 'di ba? Pagdating ko sa bahay, gusto ko maaga ako para pag dumating sila ng bahay, nasa room na ako. O kunyari tulog, o 'di ba? Hindi na nila ako makalabit. Oh, swerte ko naman na din sa amo ko kasi hindi naman sila ganun.